Seryoso ka? Gusto mong akitin ko si Ansel? Napapaliw ka na ba? I know. It's a crazy idea, pero pakinggan mo muna ako. Kapag inakit mo si Ansel at nahulog siya sa'yo, pwede mo na siyang durugin gaya ng ginawa niya sa'yo dati. Gusto mo akitin ko si Ansel? Ayoko nga mapalapit sa taong yun. No, Nolie. Now is the perfect time. Habang sumisip-sip siya kay Maggie para maging close sila. You know that there's a saying? You can catch more flies with honey than with vinegar. Hindi ko alam. Parang hindi maganda yung ideya mo. Only, sa'yo na ka nang gani. Nag-backfire yung plano natin. Maybe a different approach would do the trick. Ganito. Paano kung hindi mo tayo mag-concentrate pabagsakin ng kumpanya nila? Make Ansel fall in love with you. Kung saan mo siya titirahin, yun yung pinakamasakit. Break his heart. It's like, okay, hitting two birds with one stone. Mayro mo, makakiti mo si Ansel. Pag nai-love sa'yo, break up with him. Technically, inagaw mo rin siya kay Marlo. Two of your enemies. O baka nakalimutan mo ng panloloko mo sa'yo. How's the time? You know, use that anger and motivation as revenge. Wawa sa akin po ang puso ni Ansel. Yan ang pinakamagandang paghihit. Pa! Pa! Oh! May hinanda nga po pala ako sa inyong macaroni salad. Ikaw gumawa nito? Opo. Oh, may tulong po nang iba. I mean, it looks delicious. Masarap po talaga yan. Uubusin ko ito. Tingin ka lang umuwi. Diba sabi ko, pag 7, dapat nandito ka sa bahay? Nolie, please. Walang kasalanan si Maggie. I mean, it's my fault. Napasarap yung usapan namin and hindi ko namalayan yung oras. Okay, sa susunod na mangyari ulit yan at naliw ka masyado at hindi mo napansin yung oras, ha? Ma, hindi po kayo galit? Nag-enjoy ka naman kasama ng tatay mo, di ba? Opo, ma. Well, I won't make a big deal out of it. Wala naman mapapala kung lagi natin pag-aawayan to, di ba? Okay, so, pwede naman tayo maging civil sa isa't isa? Actually, Nolie, yan din ang gusto ko. Cheers.